Pagbasa mula sa mga gawa ng mga apostol. Noong mga araw na iyon, dumarami na ang mga sumasampalataya at nagreklamo ang mga Helenista laban sa mga Hebreo. Sinabi nilang ang mga babaeng balo sa pangkat nila ay napapabayaan sa pang-araw-araw na pamamahagi ng ikabubuhay. Kaya tinipo ng 12 ang buong kapulungan ng mga sumasampalataya at sinabi sa kanila, "Hindi naman dapat pabayaan ang pangangaral ng salita ng Diyos upang mga siwa sa pamamahagi ng ikabubuhay. Kaya, mga kapatid, pumili kayo sa mga kasamahan ninyo ng 7 lalaking kilala sa pagiging mabuti, matatalino at puspos ng Espiritu Santo at ilalagay namin sila sa tungkuling ito at iuukol namin ang buong panahon sa pananalangin at sa pangangaral ng salita." Nalugod ang buong kapulungan sa panukala ng mga apostol, kaya't pinili nila si Esteban, isang lalaking matibay ang pananalig sa Diyos at puspos ng Espiritu Santo, at sina Felipe, Procoro, Nicanor, Timon, Parmenas at Nicolas na taga Antioquia, isang hentil na naaakit sa Judaismo. Iniharap sila sa mga apostol. Sila'y ipinanalangin ng mga ito at pinatungan ng kamay. Patuloy na lumaganap ang salita ng Diyos at ang sumasampalataya ay parami ng parami sa Jerusalem. At maging sa mga saserdote, marami ang sumampalataya. Ang salita ng Diyos. Poon, pag-asa ka namin, pag-ibig mo'y aming hiling. Lahat ng matuwid dapat na magsaya dahil sa ginawa ng Diyos sa kanila, kayong masunuri magpuri sa Kanya. Ang Diyos na poon ay pasalamatan, tugtugin ang alpat awit ay saliwan. Panginooy tapat sa Kanyang salita at maaasahan ang Kanyang ginawa. Minamahal niya ang gawang matapat, ang pag-ibig niya sa mundo'y laganap. Ang may takot sa Diyos at nagtitiwala sa Kanyang pag-ibig ay kinakalinga. Hindi babayaang sila ay mamatay, kahit magtagutom sila'y binubuhay. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Nang nagtatakip silim na, ang mga alagad ay pumunta sa tabi ng lawa, sumakay sa bangka patawid sa Kapernaum. Madilim na'y wala pa si Jesus. Lumakas ang hangin at lumaki ang alon. Nang makagaod sila ng 5 o 6 na kilometro, nakita nila si Jesus na lumalakad sa ibabaw ng tubig, palapit sa bangka. At sila'y natakot. Ngunit sinabi niya sa kanila, "Huwag kayong matakot, ako ito." Tuwang-tuwa nilang pinasakay si Jesus sa bangka at pagdakay sumadsad ang bangka sa kanilang patutunguhan. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Mga kapanalig, narinig po natin ang mabuting balita para sa Sabadong ito, ang kapanahunan ng muling pagkabuhay ng ating Panginoon. At dito po sa Ebanghelyong ating narinig o nabasa, ay napansin po natin na tila medyo madilim ang eksena. No, magtatakip silim, sinabi dito magtatakip silim, ay hindi pa rin dumarating si Jesus. Dumilim na, hindi pa rin dumarating si ating Panginoon. Hanggang pumalaot na ang mga alagad at kung saan ay merong parang bagyo, malakas ang alon, ay saka pa lang sumipot ang ating Panginoon at nakita nila at ito'y nagdala ng takot sa kanila. Ngunit ang mensahe, ang Easter message ng ating Panginoon ay huwag kayong matakot. Mga kapatid, ano po ang mga pwede nating matunghayan sa pagninilay natin sa Ebanghelyong ito? Una, tungkol dun sa panahon. Ang magtatakip silim, ang pagdidilim, ay ika nga parang huli na ng araw. Kahit huli na ng araw, sa umaga, wala ang ating Panginoon. Naghihintay ang ating mga alagad. Kung kailan parang huli na at matatapos na ang araw, saka lamang dumating ang ating Panginoon. Di po ba minsan ganyan po tayo kapag tayo'y nagdarasal? Minsan inaabot po tayo ng kadiliman sa buhay. Kung kailan tayo matanda na,
kailan na tayo retired na sa ating mga trabaho, parang tila wala na tayong magagawa sa buhay, at kahit tila huli na ang lahat, ngunit sa oras ng Panginoon, wala pong huli. Laging dumarating ang Panginoon sa tamang panahon. Tama po yun, hindi po delayed. Tamang panahon, dumarating ang Panginoon sa ating buhay. Kaya nga ako po, kapag tayo ay nananalangin at parang tila ang kasagutan sa ating mga panalangin ay hindi pa naibibigay sa atin, huwag po tayong mawawala ng pag-asa, huwag po tayong mawawala ng loob, dahil kahit nga po sa mga ebanghelyo, minsan kahit late na, dumarating pa rin ang ating Panginoon at nagagawa niya ng solusyon ang sitwasyon. Kagaya nga po rito, sa takot ng mga alagad at sa pagdating ng ating Panginoon, humupa ang lahat at ang mensahe ng Panginoon, huwag matakot. Ganon din po tayo sa ating buhay. Marami din po tayong mga pagsubok, marami din po tayong mga agam-agam, uncertainties in life, pero sana po ay maisaloob natin at magpalakas ng ating pananampalataya at pag-asa ang Easter message ng Panginoon na huwag po tayong masyadong mabahala. Okay lang po yung paminsan-minsan may worries tayo sa buhay, meron tayong mga pinag-iisipan, meron po tayong pinaghahandaan, at kailangan po aktibo tayong naghihintay sa tugon ng Panginoon. Ngunit kapag dumarating ang Panginoon sa ating buhay, ay nabibigyan naman tayo ng kaalwanan sa kagipitan ng buhay, at ito po ay nagbibigay sa atin ng pag-asa. So, ganun din po sa mga kapatid po nating nanonood ngayon, kung meron man po kayong agam-agam, mga kinatatakutan sa buhay, mga worries, ay do not worry so much na hindi na kayo nakakatulog, hindi na kayo nakakakain, at hindi na kayo nakakapagdasal. Lagi pong tayong kumapit sa Panginoon at panatilihin po natin ang ating pag-asa sa Kanya. Dahil hindi po nag-aatubili ang ating Panginoon na tumulong sa mga lumalapit at umaasa sa Kanya. Dito rin po mapapansin natin ang tungkol sa takot. May isa pa pong Easter message ang ating Panginoon na madalas niyang bangkitin kapag siya po ay nagpapakita sa kanyang mga alagad. Isa po doon ang sinasabi niyang, "Peace be with you, sumainyo ang kapayapaan." Ito po yung other version. Peace and the other meaning and alternative phrase ng ating Panginoon dyan ay huwag matakot. Sapagkat ang kalaban po ng kapayapaan sa buhay ay hindi yung kaguluhan, hindi yung problema. Ang kalaban po ng kapayapaan sa ating buhay ay yung ating takot. Dahil anuman po ang ating harapin sa buhay, kung tayo po ay may pananampalataya at pag-asa, posible pa rin po tayong matulog ng mahimbing ng may kapayapaan sa ating puso at kapanatagan sa ating loob. Kaya po mga kapatid, sa Easter message ng ating Panginoon, muli, huwag pong matakot.